What's up sa inyong lahat, no guys? It's me, Tane Daryl, again back at this. We're back again for another vlog. And ngayon lang ulit ako mag-upload ng vlog kasi nga medyo busy sa mga processing and etc. Medyo magulo yung bahay. Nakikita nyo, may ibig sabihin nun. We're leaving, guys. At last na, na-receive ko na ang aking... Na-receive ko na ang aking visa. Let's do this. So for today's vlog, no, samahan niyo ako para mag-prepare ng mga dadalhin ko. So itong vlog na to is all about the things I need to bring on my flight. Dumi ng mukha ko. Ano ba yan? Mukhang mandirigma. Oh! Oh! So yeah, may mga nabili na akong ibang mga gamit dito na idadala ko. So idadagdagan ko na lang ng mga pang hygiene and food, syempre. Hindi pwede mo lang food dun. So as much as possible, ang idadala lang natin is maybe good for a month. Makasurvive lang tayo dun hanggang makareceive tayo ng paycheck. So ito yung sneak peek, guys, ng mga idadala ko. Ayan. Isa-isahin natin siya mamaya. For now, no guys, ito muna yung mga naka-ready na idadala ko. And for the clothes, syempre, ang kailangan nyo lang idala sa clothes is at least 2 weeks ng set ng damit nyo. Kasi syempre, madali lang naman maglaba. Lalo mag-isa mo lang. Hindi mo naman, wala ka namang lalaban na family member or what. Ikaw lang. So madali lang maglaba, no? Tsaka may dryer na rin sila doon, so mabilis lang. And then at least bring siguro mga dalawa or tatlong jacket, tapos siguro isa or dalawa din na winter coat kasi mahirap nang magkasakit doon. Included din dyan yung mga, may list ako dito ng mga kailangan ko. So kailangan nyo rin ng mga medication like Bioflu, Imodium, Diatabs, Biogesic. So mga pangkon mo lang, pang agap mo lang ng sakit kasi mag-work na tayo doon. So ito applicable to for, syempre, hindi lang sa akin na mag-internship. For students din to na pang-starting. Diba? So, yeah. So, ito. Siguro dito ko ilalagay yung mga foods ko. Doon yung mga, I mean, dito yung mga clothes ko. Doon yung mga, sa hard case, doon ko ilalagay yung mga medyo fragile. So, ngayon lalabas tayo. Ang ginawa na ginawa ko. Lamig kasi dito sa Baguio ngayon, alam nyo. Kanina, around 10 degrees yung temperature. So, it's very, very cold. Nagkaganto ako kasi ayoko magkasakit. Kabonet din ako. Tapos, pajama at saka medyas ako. Maliligo na ako kasi baka darating na yung si girlfriend. Kasi sasamahan niya ako mag-kwan mamaya. Mag-process ng mga documents. Magpa-print. Mag-process ng payment. At saka mag-grocery. So, mamaya tayo mag-grocery. Samahan niyo ako. Let's go! Let's go! Hello, guys! Sumulat yung flame. Hello, guys! We're back! Galing namin ng grocery. Nagabili na kami ng aming mga kailangan. Sa tingin ko naman, okay na lahat ito. Wala naman na siguro problema dito. Ay, bakla! Ay, bakla! So ngayon, lalagay na lang natin sa Manila, maleta, at isa-sort out natin kung saan sila pupunta, kung anong maleta or what, kung sino magkakasama. Ayan, parang classroom lang. Kaya assign kung sinong ka-group mo ba. Okay, let's start. In 3, 3, 3, 3, 1. Anong iganon ko? Hindi, iganyan mo kasi after. Oo nga, kaya nga iganon mo. Para pag ginanon mo, ganon siya. Oo nga, sabi ko nga. Aish! A wise man said. Ang dilim naman ng mukha ko dito. Dito ka! Kinigigil mo ako. Ayan, hindi nakikita ka, Alitz. So no, sa food, para hindi nyo kailangang magdala ng mga dilata, magbili kayo ng ganito. Ayan o. CDO. Magandang kapak na ba? Tetra pack. Okay, bumili ako ng 10. So ipailalim nyo tong mga to kasi pwede silang maipit-ipit. So kumbaga, hardest and the most fragile. Parang ikaw, marupok ito, marupok. So, syempre, hindi lang corned beef yung tetra pack na hinanap namin. Meron din tayong sardines. Ano, ayan. Ah, tapos, meron tayong soup. Huwag niyong kakalimutan to. Very important yan, soup. Especially sa inyong mga girls, pag nagdi-dysmenorrhea kayo, syempre, gusto niya ng something warm sa inyong stomach. Ayan. Soup. Bumili kayo ng soup nyo. So, madami akong biniling soup. Next, syempre, di mawawala ang noodle. Kantunan. Ayan, pansit kanton. Very important for the Filipinos. Okay, next. Siyempre, kailangan din natin ng payless. Para pag naubas yung mga soup natin, payless tayo. Sarap din to. Bagigan mo lang ng egg.
Yan. Gusto ko lang yung yellow. Ayoko yung iba. Okay. Meron pa pala akong can na dalawa lang kinuha ko. Tinsure, tuna. Kasi pwede ko kainin ito ng isang araw, itong buong ito. Next, syempre, hindi mawawala itong liquid seasoning dye. So, i-ziplock nyo yung mga liquid. Kasi baka pag na-damage, or what, hindi kayo magsisisi na hindi nyo ziplock. So, syempre, it's very, very important to have ziplocks. Tcharan! O, diba? Fit na fit siya para sa liquid seasoning. Fit na rin ito sa ulo mo. Okay. So, sa mga ziplock nyo, siguraduhin nyo walang hangin. Kasi pag may hangin yan at naipit, bubuksan niya yung lock. Alam mo yun, igaganon na. Walang hangin. Clear. Isa ba? Okay. Siyempre, hindi mawawala ito. Ajinomoto. Bitchen. Okay, yan. Bumili ako ng set. 9 pieces ito. Kasya na to ng ilang buwan sa akin kasi hindi rin ako masyado dito. Next, ito ginisa mix. Parang kumbaga bitsin din kaso may onion powder, may garlic powder, kung ano-ano pa. So next, syempre. Sinigang Pinoy. Ito ang pinakakuan, isa sa importanteng idadala nyo guys. Sinigang mix. Kasi ito kahit lagyan mo lang ng tubig, tapos isabaw mo na sa kanin mo. Sold. O maglagay ka ng sahog. Next, ito. Kumuha din ako ng mga mix. Although, pwede mo namang gawin siya doon. Bumili ka lang ng spices. Kala ako bumili ako ng mix. Para meat na lang, tsaka vegetable lang ihahalo ko. Yan, mga ulam mix. So, bumili din ako ng mga tang juice. Hindi nyo kailangan to. Ako lang talaga bumili, optional. Ayan, tang juice. Pero kung maaari, kung gusto nyo bumili, magganap kayo yung may vitamin C. Para hindi naman sayang yung pag-inom nyo. Let's see. Ah, ito. Siyempre, ito mga to optional lang kung trip nyo. Pero ito, mas maganda kung magdala kayo ng oats meals. So, pag bumili ka ng oats meals, pwede na kayo mag-breakfast. Ayan, kape. Pero wala to dun. So, syempre, hindi lang maliit ang zip bag ko, may malaki din. Siyempre, pag nag-aalala kayo na baka mabutas, i-zip bag nyo. Lalo kung mahal yung nilagay nyo. Ito, lalagay ko sa zip bag kasi may hangin siya. Oh. Baga pag naipit or hinagis nila sa airport, pumutok, patay. So, syempre, hindi pa tayo tapos, no, guys. Meron din akong arroz caldo. Ayan, mga pre-made, champurado. Siyempre, sa kabilang maleta na to kasi medyo puno na dito, lalagyan ko pa ng damit para hindi masyadong puro pagkain. Pagkasabihin nila, ibibinta ko to. Hindi ako magbibinta pagkain ko to ng isang buwan or mahigit. Ay, baklang po. Pakita ko sa inyo yung mga ginawa ko. Tip lang namin para sa inyo, maglagay kayo ng makapal na kumot na paglalagyan nyo doon sa loob para medyo may cushion siya. Tapos igaganyan mo na lang. Ganyan mo. Pero lalagyan ko pa yung damit para hindi sayang yung space. Actually, pwede ko pa ilagay yung ibang pagkain dito eh. Kasi hard case naman ito. So, pwedeng lagyan ng space. Kamu ako lalagay? Hindi, kakasya dito. Malaking tao ka. Hayop ka. So, yan. Hayop ka! Lagay na narin natin itong mga sinigang mix. Lalo pag nagta-travel kayo, make sure na walang mga seeds yung mga dinadala nyo kasi bawal yun. Especially yung mga hindi luto na seeds. Mga nuts, ganun. Baka meron sa ibang country, pwede niyong i-declare, pero baka sa ibang country, bawal din. Panigurado lang. Charan! Okay, lagyan na natin siya ng damit para secured na. Ano yung bangs niyo? Unflicked. Ang bangit! So, yung pang-cover ko yung bedsheet. Charan! So, idadala namin siya. Kasi baka walang bedsheet yung tutuluyan kong bahay dun. Awa, ano, naggatal ako na. Gatal yung ubat ko, nulukdit. So I really want to say pinaikot-ikot at dinurog-durog. Diba yung kulangot yun? Pinaikot-ikot at dinurog-durog. Ngayon nga no guys, ito na yung ginawa ko. Tignan nyo, ang ganda. Charan! Ayan, secured na yan, secured. Kasi may built-in din siyang strap na ganito. So, sorry madumi ang bahay namin kasi walang time maglinis ngayon. Kasi dire-diretso ang ating ginagawa. Alam nyo yun, dire-diretso.
Lalalalacho tayo. Anong masasabi mo sa... Anong masasabi mo sa ating maleta? Okay siya. Okay siya. Okay siya. So, ito yung isang maleta ko. Ayan. Katupin na yung mga damit ko. Suggest ko lang sa mga damit, ang idala nyo kahit yung magagamit nyo lang in 2 weeks. So, ito yung iba kong ilalagay pa. So, let's move on, bitches. Drink your water, bitch. So, of course, you need a set of underwears. I have 2. Okay na yan for a week. The joke. Ito yung mga bagong binili ko. Tapos, siyempre, yung mga old ang gagamitin ko. Hindi naman kailangan bago lahat ng idadala mo. Tumba na yung wala banking. So, siyempre, kailangan mo ng tali. Ayan. Baka wala kang sampayan sa kwarto, kailangan mo ng pagsabitan ng mga damit mo pag wala kayong dryer or sira yung dryer. No, siyempre, for emergency. Sige dito, samahan mo ako, darling na love. And then next, you need to bring your hanger. Ayan, ilang hanger to? 3. O, 3 hanger yan. Good na yan para sa uniform mo. Of course, you need to bring your own laundry bag. Alam nyo, bilhin nyo na karami. Yung mga kwan, yung mga kaya nyong bilhin, bilhin nyo na dito. Kasi mas mahal doon. Kumbaga yung price doon times 3 or times 2. Raincoat. Mura lang din to eh. Oh, 88 pesos. In case of emergency lang na wala kang payong or sila yung payong mo. Or may bagyo, may hindi kaya ng payong. Next! Shower set. Pang kuskus mo ng mga libag mong nakukutsara. Yeah! Uy! Chocolate ice cream! So, bumili din ako ng mga zip ties. Ayun, mga cable ties. In case may kailangan akong tali na tao. Charot. Siyempre, first aid kit. Di mawala yan. Itong first aid kit, ano ba laman ito? Hindi ko pa na-check. Yung binili namin, alam mo, dun kayo sa Kwan, Japan Home Center. I suggest kung may Japan Home Center na malapit, mura doon. Except, meron siyang scissor, tape, medical tape, gouge, bandage, may band-aid siya, may mga, meron din siyang, ito, patch na to, yung walang dikit na patch, pwede mo na siyang i-tape. Meron din siyang safety pins, di ba? Okay. So, lalagyan natin siya dito. Safety pins. Baka biglang mawarak yung uniform mo, please may safety pin ka. Kasi mag-work tayo sa kusina, kailangan natin ng nail cutter para kuan tayo malinis. Hindi, nagsisiksik yung mga dugong mo dyan, tapos ginaganong mo sa pagkain. Nagugyot ka. Gugyot. Ah, syempre, kailangan mo rin to. Yung anong tawag dito? Chapstick hooks. Pagsabitan mo, either ng susi mo, ng mga ilaw mo na yung Christmas light, or damit mo, or hanger mo, or whatsoever. So, pagsabitan nito, kasi ako may eyeglass ako, so kailangan ko ng eyeglass repair kit kesa bumili ako ng bago. Bumili din ako ng mga double clip para sa mga documents na idadala ko. Siyempre, clip mo para hindi sila makala. Ito lang yan? And of course, huwag mong expect na may kutsara tinidor ka doon. So bumili ka, ayan o, set. May chopstick pa siya. May bag pa siya. For only 99 pesos. Tabo. Kasi may nabasa akong nag-comment doon sa group dati about soon sa mga Australia. Magdala kayo ng tabo kasi walang tabo dito. Hindi ako magdadala ako. Mighty band. And towels. Ito, ilagay nyo to sa kwan nyo, sa backpack nyo or carry-on nyo. Kasi pag nasa airport kayo, kailangan nyo mag-ilamos. Meron din akong pang screw to eh. Yung may mga cross na screw or yung minus. In case may kailangan kayong iayos na locks. Huwag kayong maglalagay ng gadget nyo sa mga carry-on. Ay, mga check-in baggage nyo. Mga ganitong kalalaki. Kasi ihagis-hagis nila ito. Patay kayo, dodong. Kailangan nyo rin pala ito. Lagay ko na lang sa zip bag itong mga ito. Zip bag ko na lang itong kwan ko. Panglinis ko ng tega. Sayang yung space. Tiyan! O ito, girls, pwede ito sa inyo. May kwan siya. Dual chuchu. Dual shape. Meron yung pointy na ginagamit nyo ata sa kwan nyo. Ilip mata nyo. Tapos meron yung round pang kurikor ng mga dirty ears nyo. Ilalagay ko siya sa zip bag kasi sayang yung space. Kailangan maging practical tayo. Save space. Charan! Okay.
Ano pa? Next, of course, hindi mawawala ang ating mga hygiene. Pang-hygiene. Hoy, ikaw, alika dito. Bakit? Alika dito. Bakit? Alika dito. Bakit? Alika dito. Bakit? Silab mo ko. So, I bought some medicine. Kasi, baka hindi nyo ngayon, hindi nyo feel yung mga gamot dun. Mas feel nyo yung mga gamot dito. Magdala kayo. Itong mga gamot, i-ziplock nyo. Tapos, i-label nyo ng medicine. 15 pieces by you, Jessica. Pumili din ako ng... Ano yun? May daga. So yan, bumili din ako ng... Vitamin C. Ito, vitamin C gagamitin ko to. Kasi nga yung flu. Alam mo, kahit mag-mask-mask ka, kahit maghugas-hugas ka, kung mababang immune system, papasukin ka ng sakit. Bioflu. Kakawag ko lang. 10 pieces. 15 pieces Biogesic. And 5 pieces Imodium. Pag may nakain kang hindi maganda. Just make sure yung weight ng luggage nyo hindi mag-exceed doon sa required limit. Kasi normally 20 kilos, 25 kilos. Pero meron tayong shampoo. Toothbrush. Bumili din ako ng bulak. Toothpaste. Bumili din ako ng safeguard kasi baka wala doon. Of course, meron tayong band-aid. Kasi baka hindi kasha yung nasa first aid kit natin. Bumili ako ng pangmukha ko, silk papaya. Kasi maganda nga, ewan ko, trinay ko lang dati. Kaso nung ginamit ko, ang ganda naman sa mukha. Alam mo yung nagkaganon yung mukha mo, nagtatighten yun. Parang kang napipiga. Tapos yung feeling mo na hindi na kayang pasukin ng mga bakterya yung magkamukha mo. Kaya ginamit mo yung silk papaya. Kaya hindi na nagihirap yung mukha mo, kaya yung mukha mo mahal. Okay na, kagamit okay na. Din. So ito, bumili ako sa Human Nature. Shoutout, Human Nature. Baka naman. So doon sa Human Nature, lahat ng product nila doon, natural. Walang chemical. So safe siya sa skin nyo. So, bumili ako ng talc-free powder. Ayan, kasi yung mga Johnson's, yung mga yan. Madami silang masaming talc. Doon lang yung talc, cancerous yan. Sinerch ko cancerous daw yun. So, bumili din ako ng maliit na lotion. Natural din. Next! Visit ka? May balak ka, ha? Ano yung binili ko sa Watson? Andyan. Ulog na, butas na. So, kumuha ko ng Epicacent oil. Omega painkiller, parang lana. Meron akong Vicks. Maliit lang. Ayan. Petroleum jelly. Lalagay mo to sa backpack mo kasi sa traveling mo sa airport. Airport to airport. Kailangan mo mag-brush para hindi dirty. Okay, yun na lahat. So, ito, ibabag ko to. This it. Lagi nyo takpan yung mga konyo. Mga gamit nyo, mga supplies nyo para hindi sila masyadong maikalat pag nasa akin na baggage counter na or luggage counter. Kasi hagis-hagis nila yan eh. Papagulong-gulungin nila. So make sure na secured. So yeah, yun na guys. Bye. See you later.